Talk to Papa. Hello, good morning. Good morning. Hello. Okay, tanggalin ang loudspeaker tsaka earphone. Wala po akong earphone. Oh, loudspeaker. Kasi ang boses mo, gatungaw. Okay na po. Yan. Ayun. Okay, ano good pa? Good morning po. Maulan ba dyan? Makulimlim po. Makulimlim. Oh, sige, anong pangalan mo, Binibini? Maxine na lang po. Maxine. Oo. Lapit ka ng konti sa telepono. Oo. Kasi parang nawawala ang boses mo. Nasabay nga ko na po yung telepono. Oh, bakit ganyan? Para naka-loudspeaker ka. Naka-loudspeaker yan. Alam na alam ko eh, pag maraming tunog. Oh, kasi may noise. Das, ah! Tanggalin. Nakara po kasi electric pan. Ay, ah. Umalis doon sa electric pan. Sorry, Joseph naman. Oh, siya, Maxine! Balita namin, problemado ka daw. Meron po about live-in po. Ay! Live-in. Yung live-in na talaga na yan. Oh. Oh, siya. Anong problema? Saan mo gusto mag-umpisa? Yung salibin ko kasi linggo-linggo po kasi siya nag-iinom eh. Ay, linggo-linggong nag-iinom. So, ano gusto mo? Pasok niya po Monday to Sunday tapos Saturday lang po yung pasok niya sa Sunday tapos yung natitirang pahinga niya po ay nilalaan niya po sa schedule ng pag-iinom niya po. So ibig sabihin wala nang oras sa iyo. Opo, sa aming mag-ina po. Oh. Ilan ang anak mo? Isa lang po. Isa lang. Kasi try to imagine. Mm-mm. 6 na araw yung trabaho. Yes. Pagkatapos yung natitirang oras, pinanlalaklak pa. True. O, iba paano na? So, naka-rest siya ng Saturday, ganun? Wala siyang pasok? Hindi po. Yung rest niya po ay Sunday. Kalahating araw lang po yung rest niya po. Ah, dire-diretso. So, half day lang yung pahinga niya. Tapos, mag-iipang iinom niya yon. Opo. Oh. Oh, anong sabi sa'yo kapag binubungangaan mo? Eh, hinayaan ko na lang po siya kasi ano, pag nag-out po siya ng tanghali, uuwi po siya dito na alas 12, tapos aalis siya alas 12, tapos umuwi siya ng gabi, minsan 11 to 12 na po. May naiipo naman o diretso dun sa laklak? Wala po talaga kami naiipon kasi nga, ano, yung tao niya po, kulang-kulang po eh. Tapos ikaw ay focus sa pag-aalaga ng anak? Yes po. Nako. Nakakapagod nga naman. Sa madaling salita, yung asawa, walang kwenta. Di ba? Oh, walang naiipon. Dinediretso pa sa alak. True. Oh, hindi mo makasama. Hindi naman po siya, bira lang po siya bumibili kasi libre po lahat ng ano niya, yung kasamaan sa trabaho po. Ah, libre naman kaya talaga. Nga lang po. Kaya time nga lang pag talaga. Uuwi siya. Kaya lang pag umuwi siya ng gabi na lasing siya, inaaway pa po niya ako. At saka hindi ko na siya mapakinabangan. Ay! Hindi naman lang napakinabang? Oo, kasi lasing na lasing. Oo. Hindi yun din ang problema, ang reklamo ng lalaki. Oo. Kaling sa trabaho, Uh-oh. Lasing. Oo. Tapos... Matutulog na lang. Yes. Maxine? Maxine. Wag Maxine, para maasim. Maxine! So ano ang gusto mong mangyari? Mangingil lang po sana akong Hindi. Hindi, wait lang. Hindi, anong gusto mong mangyari sa inyong relasyon? Gusto mo may oras sa'yo? Paano ba? Gusto ko pa kasi na bigyan niya po kami ng time kasi po sa isang taon, parang isang best lang po kami niya na ipapasyal po. Ay, gustong maipasyal. Ibig sabihin, yes, quality po. Time kasi, with the family. Okay. Kasi biruin mo naman po sa isang buwan, apat na linggo nag-iinom. Minsan, kahit po hindi linggo, pag gusto niya po mag-iinom, nag-iinom po siya. Baka naman kasi may pinag-uusapan doon about work, ganyan. Okay. Para sa mga ano oportunidad, ganyan. Diba? Sana. Sa akin po, walang problema na mag-inom siya. Ang anong problema lang po, pag nalasing siya, inaaway niya po ako pag uwi. Nako!
Yun lang. Yun yung mga pangitain. Ang, na ano? Hindi siya mahal. Ay! Ganun ba yun? Oo, alam mo yung mga pangitain na hindi mahal. Ano? Ayaw makita, ayaw umuwi ng bahay. Ayaw magstay sa bahay. Oh, pagkatapos, yung day, yung katiting na oras ng day off, inilalaan sa pag-iinom. Siyempre, nakakasawa sa bahay. Eh. Puro pangit ang nakikita ko. Pangit! Hindi. Pagkatapos ito. Oo, puro problema nakikita ko kasi sa bahay. Uuwi ng bahay. Mm-mm. Aawayin mo. Kasi nga, puro pangit ang nakikita. Diba? Yun yung mga pangitain eh. Siyempre. Diba? So ayaw mo naman. Siyempre, pamisang gusto mo maganda yung makikita mo. Mm. So lalabas na lang ako. Oh. Doon na lang ako kay kumpare. Ito yung mga sising-sisika sa mga ginawa mong desisyon. Hello. Ganun ba nararamdaman mo? Ganun na po. Kasi ako po kasi yung tipo ng babae na hindi pala gala, hindi pala kaibigan. At wala po akong bisyo po. Nandito lang sa bahay. Pero alam mo ba, ano bang trabaho niya? Sa hardware po. Hardware? Eh kasi paminsan, physical yung trabaho. Yes, nakakapagod. At saka kailangan mong makisama doon sa mga kasama mo na, na katrabaho. Kasi baka pag-usapan siya kapag hindi siya pumunta. May mga time kasi na ganun. Di ba siya yung topic? Kaya dapat hindi siya nawawala kasi alam niya sa sarili niya. Kailangan present siya. Yes. Lalo pat marami siyang ginagawang kapalpakan. Oo, naku. Pag-uusapan siya. Ikaso ang problema, mm-mm, eh ito na nga. Nagreklamo na kasi walang oras. Yun. Wala namang ipon. Yun na. Walang maibigay. Yan na. Inaaway pa. True. Nag-asawa ka pa. Ay, ang ating bida, walang bisyo. Bahay lang. Bisyo niya yung paglalaba. Ganyan. Pag-aalaga ng bata. True. Nako, mga kapuso, anong gusto mong itanong dito sa Talk to Papa, Aber? Itatanong ko lang po kung may naguguluhan po kasi ako eh. Kasi napapagod na po ako sa relasyon namin. Kasi lagi lang siyang ganun. Sabagay. Nako, mga kapuso, tulungan natin si Maxine sa problema sa kanyang asawa na lasinggero. Oh, walang panahon. Walang panahon. Walang time. Mahilig lumaklak. Baka naman feeling ko kasi nakakawili kasi ang lumaklak ng alak. Oo. Kapag masarap ang pulutan. It's true. Pero yung iba, yung talaga umiinom. Oo. Ang gusto lang yung pulutan. Yes, exactly. Ako nakakapag-isip na, ano kayang pulutan niya? Feeling ko sisig. Ay, ang sarap. O kaya kilawin. Ay, o kaya mani. Mani? Oo. Mani? Masarap yung mani. Pag nag-iinuman. Ay, oo. Oh. Yeah. Ibang mani eh. Oo, mut-mutin. Ang tawag nila. Yung ba yung hubad ba yun o yung may balat? Hubad. Hubad? Oo. Tapos, ano, yung... Ano? Bit pinirito, na marami. Adobong mani. Yan, adobong mani. Naku, magkaganyan ang mga pulutan. Ay, hindi ako uuwi. Hindi na ako isasawa. Kasi may... siya, anong... If ever kayo po si Maxine, eh ano nga ang pwedeng gawin sa ganitong klaseng mister? Nako, ang sabi dito ni Annalisa, sabi niya, kausapin mo pero kung hindi naman magbago, ay wag mo nang daanin. Dagdagan ang anak nyo kasi ako sa kakaantay na magsilaki ang mga anak ko umabot ng 6. Nang 6 at 29 years akong nagtiis, hindi naman nagbago. Lasing ko at hindi pinapatulog paglaseng. Ngayong malalaki ng mga anak namin ay nilayasan ko na siya. Ayun. Ayun. Naku, so, intayin pa natin mag 29 years. Mag-anim na anak, tapos 29 years. Hala! Nakong, sabi naman dito ni Ishma, nakatutok sila dito ni Joy. Nakikinig daw sila sa office. Ay, hello. Advice ko lang kay ate, magpaganda ka para hindi na palaging uminom. Ay! Pwede, Kasi paminsan talaga gumaganda kapag na nakain. Nalalasing. Ito, sabi ni John Ver, Papa Marky, Papa Ace, kung ako kay ate, bilhan niya na ng alak. Silang dalawa ang mag one-on-one. Ay! Pwede. Tinuruan mo pang maglasing. Napaka bad influence. Sabi naman dito ni Susana, itapon mo sa basurahan ang ganyang klaseng lalaki. Aba, parang basura yan ang lipunan. Oh. Nako, yan na. Sakit naman nun. Oo. Ito, sabi ni Annalyn, Papa Marky, Papa Ace, grabe naman ate, huwag ka na magtiyaga sa ganyan. Iwanan mo na.
Uy, may anak sila eh. Oo, pero paano isa yan? Pa, kasi baka may madagdagan. Naku, marirealize niya na naman na hindi talaga sila para sa isa't hindi magbabago ito kapag apat na yung anak. Tapos ko, sakit ng ulo. Naku po. Alam mo, pag dami ng anak, pagkatapos wala ka naman trabaho, mas lalo kang didepende sa kanya. Totoo yan. Mm. Kasi para kayong mga ibon na ikakahon. Oh. Tapos, kapag ka naikahon na kayo, hindi na kayo marunong lumipad. Ay, ganun yun. Alam mo kung bakit? Dahil? Hindi na tinubunan pakpak. Kasi nga, naikulong na, dumepende. Oh. Ay. Ayan. Eh, habang ngayon, isa pa lang yung anak, total, napapansin mo naman, walang kwenta. Ay, lumipad ka na. Diba? Kesa madagdagan pa ng anak, true. Mabaon ka ng mabaon dyan, hindi ka na makalipad. Exactly. Diba? Tapos habang lumilipad ka, pumunta ka ng paru-parong bukid. Hirap eh, no? Exactly. Alam naman niya yung responsibilidad niya. At least nakikita niya yung sitwasyon. Alam niya yung sitwasyon, aware sa sitwasyon. Hmm, nakalain mo yun? Uuwi lang para awayin ka? Mm-mm. So ano pala ako sa'yo? Yan. Kasi may mga tao kasi na kapag ka nilalasing sila, doon naman ang babait. Ang babait? May mga ganun. Ay! Tati ko kasi one of them. Doon sa mga pag nalalasing, ang babait na mimigay ng pera. Ay! Kailangan laging may alak sa bahay. Kaya yung nanay ko, kapag umiinom, kasi hindi siya mahilig din uminom eh. Mm. So kapag umiinom siya, tuwan-tuwa yung nanay ko. Ang bibigyan ako ng pera ng mga. Nauuto. Yes, ang bilis utuin. Ito naman yung kabaliktaran ng iba. Oh. Doon nagmamaoy. Yan. Doon nagwawala. Yan. Masasakit na mga salita ang naririnig sa'yo. Nasasaktan ka pa. Tapos nagbabasag pa. Naku. Yung wala na nga kayong gamit, magbabasag pa. Pagkatapos, nang hiram ka lang ng mangkok sa kapitbahay, binasag. Nakakahiya. Tapos pag nahimasmasan, magsisisi. Oo. Diba? Magsusorry. Alam mo kung bakit nagsisisi? Kasi na-block ayan yung asawa. Sorry na lang maririnig mo. At saka yung isang appliances nyo, kaisa-isang TV. Naku po. Black and white pa. Ako, binasag pa. So paano na? Hello. Diba? Tagal-tagal na rin ang panahon. Mm-mm. Kung magbabago, magbabago. Yes. Ano pang mangyari? Kailangan ba? Paminsan talaga nakikita mo ang importansya ng isang tao kapag nawawala na. Exactly. Tapos hihingi ka ng tsansa ng panibagong pag-asa. True. Ganito na ang siste sa inyong relasyon. Huwag po kayo mga kapuso dumating sa pagkakataon na kahit yung pagsisisi ay hindi na enough para po kayo ay balikan. Oh. Naku. O siya, mga kapuso, mapapakinggan natin ang desisyon ng ating bida kung mag-stay pa ba siya o it's over na. Oh. Maxine? Hello po. Naku, ilang taon na yung baby mo? Mag-toyo-toyo-toyo-toyo. Ay, birthday pa. Kung may inuman dyan. Meron. Sure na. Ay siya, nako. Eh, so anong plano mo ngayon? Papaabutin mo pa ba ng birthday ng anak mo? Maliit pa po kasi ito eh. Siguro mag-stay muna ako. Ah, sige. Until pero such... pag hindi ko na po kaya mag-electric na lang po. Oh. Mahirap ng sitwasyon eh, no? Bumibigat ang bumibigat, no? Kaya nandito po kasi kami sa Maynila eh. Tapos yung travel po, ay nasa ano po yung parents ko na sa province. Okay. O siya, tansyahin mo na yan muna, no? Medyo tiis-tiis na lang muna. Ang importante yung bata, ha? O siya, nakikinig ngayon si Mister. Ano gusto mo sabihin sa kanya? Gusto ko po na magbago. Kasi ayoko naman na ma-broken. Pero lagi ko po siya kayo nakausap na sana magbago, pero hindi naman po siya nagbabago. Barangay LS 97.1 Forever Number 1.